Alright mga ka-TH, magandang araw sa inyong lahat. Ito ngayon, iba-vlog ko tungkol ito sa video. Di ko din ni Brad, Sir Chris Sniper. Isa si Sir Chris Sniper sa mga magagaling na mag-decode sa site. Humahanga ako sa decoding niya. May mga natutunan ako kaya ginawan ko siya ng illustration no sa papel para ano yung may ipakita ko rin sa inyo maliban dun sa video na pinapakita ni Sir Chris Sniper ay ipakita ko sa inyo kung paano ang arrangement ng deposito at saka yung mga surface drill markers at saka bench markers sa site kung paano na-locate yung mga target. Tulad nito, isa tong video ni Surface Sniper. Ito may turtle marker. Ang turtle marker, kung gamitan mo ng compass, naka-orient siya going to 315 degrees. No? 315 degrees, back azimuth 135 degrees. Okay? Tapos, ang pagkakaalam natin, as per tutorial ni Sir Chris Sniper, na ang turtle may dalawang deposito. May deposito siya sa north side at saka sa south side. So, talagang going to north siya kasi ang turtle is going to water. Kasi ang sa elemental marker natin, ang north is water element. So, ang turtle is papunta siya water, so going to north siya. Kaso lang yung orientation niya is 315 degrees. Okay? Ngayon, sa orientation na to, hindi pa natin alam kung ilang distance papunta sa deposito. So, kailangan natin maghanap ng coordinate marker. So, dito may nakita siyang coordinate marker. Ang surface trail marker na may slash. So, ang equivalent ng 1 slash is equivalent to 1 yard. So, from this point, magkumpas papuntang north kasi nga ang turtle is going to north kasi maghahanap tayo ng intersection between coordinate markers or between surface trail markers. So, para mag-intersect siya, kailangan nating magkumpas nitong surface trail marker na to going to north. Bakit 1 yard? Kasi ang 1 slash is equivalent to 1 yard. So, magsukat dito, mula dito, papunta dito, equivalent to 1 yard. So, itong ano na rin na to, kukunin natin ang intersection. Sukat din nito, papunta doon, is 1 yard din. So, meron siyang intersection. So, the intersection, nandiyan na yung deposito. Ginamitan na nila ng Japanese one. So, na-confirm na ang deposit is in this area. The intersection between two surface trail markers. Ito, turtle going to 315 degrees. So, maghanap tayo ng surface trail marker. Ito, 1 slash going to north kasi ang turtle is papuntang north para makahanap tayo ng intersection. 1 yard kasi 1 slash. So, ito na yun. So, yan ang unang deposito. Pangalawang deposito, kasi ang turtle may dalawang deposito. Meron siyang deposito sa north side at saka sa south side. Ngayon, from this turtle, magkukumpas tayo papuntang south. Pagdating dito, may nakita kang pointer. Okay? Pointer. Aside from pointer, meron din siyang tinatawag na passageway. So, ito yung passageway ngayon. Ang passageway is yun din yung direction na nagtuturo sa deposito. Itong pointer na to is dyan nakaturo. Yung passageway na to is dyan din nakaturo. Tapos, meron siyang surface trail marker din dito na bato na meron siyang guhit. So, ito rin yung directional.
slash direction. So, ang intersection nila nito, itong pointer na to, at saka passageway, at saka itong slash na to is nag-intersect dito. So, nandito yung pangalawang deposito. Okay? So, kung bago pa kayo sa channel ko, guys, paki-subscribe naman. Maraming salamat.